Welcome. Okay lang, kahit. Okay. Ito na, ito na. Okay. Sige na. Fight. Let's start this. Fight, fight. Okay na. Okay na. Naka-live na kayo. All right. Okay na ba, mga pare? Okay. Okay po, mga kabigwas. Alam ko na po na naka-live na po tayo ngayon dyan sa Lalawigan ng Palawan. Maraming salamat po ha, lalo na po sa mga nakikinig po sa himpilan ng DWOK 107.9 FM station. Medyo madilim kayo, sir. Okay. Madilim kayo dyan. Dapat pumasok kayo ng konti. Ayan, okay. Yan, okay na yan. Sige. Dito kayo, sir, maliwanag. Sa mga... Pasensya po kayo kanina dahil hindi po kami nakapag-live ng alas 10 dahil nga sa busy po si General Bantag. Ngayon eh natsambahan na po natin at okay, libre lang oras niya. Doon sa mga nakikinig po, ito po yung oras ng ating live. Ano? At hindi lamang po ito, marami pa po kayong masusubaybayan na mga kaganapan at mga pahayag ng ating pong panuuhin o sikat na kilalang kilala na General Bantag. Kasama ko po si Sir Errol Dakami at nandito po siya na po magpapakilala. Kaibigan, we're so lucky this afternoon. Yung issue na pinag-usapan previously tungkol sa iba-ibang mga problema, marami tuloy ang nagka-interest na makaharap lagi si General Bantag para of course makunan ng tamang ano pahayag ang butihing general na medyo may mga challenges yan. But this afternoon, sabi ko nga po sa inyo, nagkaroon tayo ng chance na makausap po siya. So ako po si Errol Dakami, kasama ko po si kasamang Tommy Abile. Nasa gitna po natin si Director General Bantag. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po. Good afternoon naman, Tol. Magandang hapon po, General. Good morning. Kasi para GC mo rin eh. Kasi saka, Tommy, galing pong Palawan eh. Yes. Hinihintay namin kagabi pa. Kayun. Yan po ha, mga kabigwas ha, ay talagang inaantay tayo ni General Bantag. Lalo na sa mga taga-Palawan, alam naman ninyo na talagang... sino si General Bantag? Mamaya malalaman natin. Ikaw muna, Sir Errol. Anong unang-una natin? Well, sa mga nagdaang mga araw ho kasi, parang walang humpay yung mga isyong ibinabato sa ating Director General. Pero... Ganda ng boses mo, Tol. Alam mo, si Noli Di Castro, butang na, walang kwento. Ang boses mo ang maganda. Noli Di Castro, wala ka. Okay. Okay. Hindi po namin sasabihin kung nasang lugar po kami, but... Nasa Baguio lang. So, tulad na sinasabi ko, mga suki, mga kaibigan, sa mga nagdaang linggo, ilang buwan, eh parang walang humpay, parang planado na tinatambakan ng mga issue si, si General Bantag. Pero ang napansin po namin, General, sa halip na maybe their objective ay galitin po yung tao laban po sa inyo, tila baliktad ho ang nangyari. At apparently, yung mga tao ay mas gusto kang makaharap at higit sa lahat parang nasa likod niyo ho yung suporta ng taong bayan. Taong bayan. Yes. Ano po ang damdamin? Ano po ang pakiramdam niyo? Yes, sa ganong sitwasyon? Tol, ang tatak kasi natin, tatak ni Mayor Digong. Yes. Alam naman nila kung sino si Mayor Digong. Wala kung kailangan explanation pa. Alam naman nila si Tatay Digong. Kung tayo pinili niya, di ba mayroon nga isang video na ang sabi niya, ito lang si Bantag. Sayang nga lang, di nasabi igurot. Kasi nasabi, ipugaw, sabi niya, yes sir, at bingit. Pero sa totoo, siyempre, bit-bit natin ang cordillera. So,
sa makatuwid ito, General, kung sakali na ito, ito ha, nawala, ginawa, suspendido ka bilang Bucor Director, sa tingin mo ba may posibilidad na babalik o aangat uli ang druga sa ating bansa, lalo na sa mga kulungan? Alam naman natin 95% na nakukulong involved druga. Hindi naman 95% ng mga nakakulong. Kasi yung iba talaga, gusto rin nilang ng bagong buhay. Okay, okay. Ang mga preso naman eh, hindi lahat ganun eh. May nakasubo. Yes, yes. Oh. Self-defense. Defense of a stranger. Defense of relative. May mga talagang pwedeng explain. Kaya nga ang bata sinasabing ito lang ang para sa yung sentensya mo, ito kasi nga justified o ano, yun ang takda eh. Pero itong mga drug lords na to, mga sinasabing buwakang ina, iyan ang iba talaga. Kasi wala nang iniisip yan. Minsan sinasabi ng mga ito, pag hinuli ng pulis, hindi ako user eh. Ang ina mo, bago ka. User ka naman. Anong mas matindi? Yung user o yung pusher? Okay, mas matindi yung pusher. Ito ang mga drug lords. Sa makatuwid, General, naniniwala ka na mayroong mga politiko at mga nasa serbisyo ng ating pamahalaan na involved pa rin sa druga hanggang ngayon? 101% naniniwala ako dyan. Di ba meron nang lilabas noon na narco, ano? Politics. Yes. Matrix. May matrix pa. Hindi ko na kailangan magpaliwanag kasi sa totoo lang, isa lang akong simpleng public servant. Ginawa ko naman itong kulin ko yun lang naman. Mga kabigwas, sa totoo lang, si General Bantag ay naitala sa kasaysayan na mayroon siyang mga natawag na 10 ata na mga drug lord na nalipol. Dahil ayaw nga niya yung druga. Ngayon, ating itatanong sa kanya kung hindi kaya ang dahilan na para suspindihin ka sa bureau dahil ayaw nilang matuklasan na mayroon pang mga politiko o opisyal ng pamahalaan na nandiyan pa sa druga. Hindi, kasi sa 10 yan, tama yung sinabi mo. Sa 10 namatay na yon sa COVID, hindi 10. Maraming namatay sa COVID eh. Yeah, COVID. Ng mga drug lords. At may nagsabi sa akin, ewan ko akong totoo, relative nung isang kaaway ko. Ayun! Sabi ko, check nga ninyo kung totoo. Ewan ko kung totoo. Tignan natin ano. Sabi, relative daw niya. Ibig sabihin, mayroon po tayong kakalkalin. Kung makalkal, may dapat malaman ng tao. Yes, may dapat malaman ang taong bayan na siya ang dahilan kung bakit sinuspende. Hindi lang to. Hindi lang yun. Pera eh. Wow. Sabi ko na eh. Pera. Pera galing sa doga. Kasi nga sabi ko, putang yun, nung una akong ano dyan, paglabanan mo ang tukso ng pera. Galing sa droga. Ang droga, putangin na, alam naman nyo yan. Diba? Kung wala pa kami sa Muntinlupa, pag daw, sabihin ko na lang ha. Pero sa pag mag-interview kayo nakakasaksi, ang pag nagsugal mga yan, hindi binibilang ang pera. Tinitignan yung taas. Wow. Mga drug lord. Ewan, di ba yun ang nangyayari ngayon? Bumalik na? Yun na. Ang sabi ng informant natin ngayon, mas masahol pa ang nangyayari ngayon kaysa panahon ni Pinoy. Sa makatuwid, makasingit ako, Sir Erol. Ano? Sige pa. Ibig sabihin nito, nasa iyo yung... Wala, time is running up. Yes, oo. Oh. Baka kung anong masabi ko na. Oo, relax lang. Relax lang. Oh, ibig sabihin nito, General, may posibilidad na totoo yung sinabi noong wala ka pa
sa bureau na mayroong paggawaan ng droga sa loob ng Muntinlupa. Yun kasi hindi ko nasaksihan, pero na nakikita ko ngayon, ay posible. Mm-hmm. Posible talaga. Mm-hmm. Kaya siyempre, ang intelligence ng PDEA, intelligence ng PNP, mm-hmm, intelligence ng lahat ng agency. Mm-hmm. Na ngayon, ganun nangyayari kay Katapang. Mm-hmm. Bakit wala silang aksyon? Tinanggal nga yung PDEA na ngayon. Ganito na lang pala. Ibig sabihin po, mga kabiwas, lahi po tayo ha. Yan po ang general bantag. Yan po ang totoo talagang general. Ito lang ha, ang aking maitatanong pang isa. Di ba ang dami nating intelligence? Right, right. Nung panahon ni Tatay Digong, ang intelligence na yan, naninilbihan para trabahuin mo yung negative. Yes. Ano ang kwenta ninyo ngayon? Mm-hmm. Kahit may negative, meron ba kayong ginagawa? Putang ina ninyo. Mga putang ina kayo. Yan po ha. Mga putang ina kayo. Sir Pilipinas, Pilipino ang may-ari. Hindi kung sino lang politika. Mm-hmm. Diba? Mga kabigwas, yan pa'y expression po ni Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit din ni General Bantag. Ganun din ako. Nakapag, di ba, sa stinger ko, binabanggit ko rin yan. Kasi talagang yan, expression ng dating Pangulo. Ang alin? Yung pag-PPI. Ngayon, General, meron akong... Alam mo, Tol, hindi pa president si Pangulong Digong, nagmumura na rin ako eh. Pero kaya nga nung nakita ko siya, puta, tuwang-tuwa ako, putang ino, may kasama na ako. At saka may kasama na rin ako sa ganun. Pero di ba, ganun tayo natin. Diba? In all fairness sa mga kaibigan, kasamang Tommy at General Lacer, noong kapanahonan po ng Pangulong... Basta talo mo si Nuli Di Castro, putang ino yun. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, talagang nabawasan ng todo yung, yes, yung problema natin sa drugs. Although, alam mo, kulang kasi yung 6 years. Kulang yung 6 years. Kabigat ng problema. Kaya siguro, ano, magandang total pinag-uusapan niyo yung General. Ano ba damdamin mo sa constitutional reforms na... Ako, hindi kasi ako lawyer. Kulang ay yung 6 years kulang lang yung term. Kaso, hindi nga pwede. Ayan nga safeguard dyan yung constitution. Paano kung ang nailoklok dyan tarantado pala? Iyon. Wala ka na naman. Hindi pa pwede. Talagang pinag-isipan yan ng gumawa ng constitution. Kaya tama lang din yun. Iisingit ko nga pala. Sige. Sa panahon ni Noy, nagkaroon ng banda, sayawan, concert sa loob ng bilangguan. Nung panahon mo, may nangyari na ba o may nangyari bang concert doon? Wala. Ubus kaya, ano? Kaya nga sila galit sa akin. Kasi ganito doon. Yan, Tol. Kung lahat ng bisyo, ibigay mo lahat sa kanila, sinong mabango? Yung stricto o yung nagbibigay ng kasiyahan? Sa akin, stricto. Pero sa kanila, yung nagbibigay ng kasiyahan. Yun ang mabango. Mabango. Pero sa akin, yung stricto. Hindi ko sasagutin yan. Yun lang ang sagot ninyo ang sasagutin. Yes, so, tama. Kasi nga, diba? Stricto ka kumpara sa nagbibigay ng loho, lahat ng bisyo, painumin mo, bigyan mo babae, bigyan mo sagot, bigyan mo ng lahat. Sinong gusto nung nakagulo? Yung nagbibigay ng loho. Ngayon na ang sumagot. Ako na. Ikaw na ang pipiran ngayon. pero meron ako katanungan. Mula po, mga kabigwas, lalo na po sa mga nakikinig po ngayon ha, sa ating pumimpilan. Ito lang ang ating tanong sa kanya uli. Ito, ha? Naku, paano? Mangungulit si Katomi Abili na. Hindi, paano? Wala, kapit ka daw muna. Paano? Kasi sabi na, magkapit ka dyan kasi malamig. Si Travelers, di ba? Ako mag-serve. Ayaw! Tol, akala ko siya mag-serve.
lang. Ako magsisipla. Bus na bus ka. Okay, ganito. Ang, ano ngayon yung damdamin mo ngayon na ang taong bayan ay sumuporta at ikaw ang itinuring ngayon na isa sa magiging uupo sa Senado para tulog, puksain itong droga sa ating bansa? Ay, nako. Ang inuuna ko kasi ang iniisip yung sabihin nilang maging senador ako. Kaya ba yun? Ang tanong, kaya ba? Ikaw, kaya mo? Eh kung papel lang naman sa buhay, maging senador, tangkin ang... Diyos na lang nakakaalam ng puso mo. Yung pangalawang tanong mo, ano ba yung pangalaw? Nalimutan mo yung sa droga. Na ikaw ang utang mo. Gusto mong katayin natin ngayon lahat. Ayun, yun. Joke lang. Yun po, mga kabigwas. Humanless na naman tayo, putang yun. Kahit salita na naman. Yan! Si Bantag! Oh. Eh, ganyan yan. Oh. Nagtatapon ng granada. Pumapatay ng drug lord. Oh. Eh, sa akin, pabor ako kasi kapag oras na ikaw yung nasa Senado, ay magninegosyo na ako ng kulinarya. Iyon ang gusto ko! Pwede bang makishare sa negosyo ko? Parang si Tate Digong yan noon. Noong siya na, booming na yung funeral industry, parang gano'n. Oh, oh, oh. Pero sa kaagandaan. Pag hindi yung nag-epekto. Yung mga kalsadang dati-dati ay... Pag medyo mag-alas change pa lamang, takot na yung mga tao. Oo, sa panahon noong tanong. Ang tanong ko sa inyo, di ba dog lover tayo? Di ba? Kinetes natin. Pero pag ang isang aso, nauulol na, anong dapat gawin? Eh, dapat katayin. Pero hindi makakain yun. Hindi na, baka mahawa ka. Mga kabigwas, si Travelers ang nag-serve sa amin ng kape. Baliktad ah. Baliktad na. Akala ko ito itong habang may kape na kami mga kaibigan, may I take this chance na itanong ko kay General Bantag ang medyo seryosong tanong, ano? Putang ang dinipago yan. Ilan ang asawa ko? Apat lang ang allowed ako eh. Apat lang. Kasi Muslim din ako by heart. By art. Bigla nag-isip si Kitomi, oh. Bigla nag... Kasi meron na akong Quran, eh. Na Quran? Pero baka magalit naman mga kapatiran namin. Tapoy na ako. Oo nga. Interesadong malaman, General, yung mga tao, ano ang dahilan parang... matawag ba natin kinursunada ka? Or... Ay, wag mo nang tapusin nang alam ko na ang katumbok ng question mo. Narco-politics lang yan. So ang sagot ay narco-politics. Ayun. Sabi ko nga nung una, paputang ina. Bakit pinaparelease ni Boy yung dalawang drug lord sa WPP? Dati putang ina, pag nakikita ko ito, tang ina nyo yan. Pag nakita ko yan, may watchlist ako dun. Kung pinare-release ba ng DOJ, wala kang karapatang tutulan? Wala, siyempre. Yan ang pinaka-boss. Eh, lalong-lalo na. Wala na si Tatay Digong, di ba? Tayo naman, nasa legal tayo. Di ba? Tingnan niyo ito. Yes, sir. Ang ina. So, yung tanong natin, mga kaibigan, kung ano ang dahilan ng sunod-sunod na akusasyon kay General Bantag ay sinasabi niya sa harapan ninyo na droga ang dahilan. Alam niya ano yun? Alam nila sa sarili nila utang ina na droga ang dahilan. Okay. Ngayon mga kabigwas, alam na ninyo yung... alam kong namumuo sa inyong mga katanungan ngayon, andyan na... Tanungin nyo ako. Huwag lang mathematics, sabi nga. O, pero mayroong mathematics, lima. Lima na nanggagaling po sa Palawan na empleyado ng Bureau ang tumayo para idiin itong si General Bantag. Kunga natin siya ng pahayag. Ito, paliwanag mo nga noon, General. Alam nyo,
kung ikaw kasi ay disiplinar, nalayan ka. Bakit yung mga anak mo ba hindi mo napapalo? Papaluin. Yun na ang sagot ko. Kung ano man sinasabi nila, not to the extent, mga anak ko yan eh. Pangina. Mga anak mo ba, bastusin mo? Ayun. Di ba paluin mo lang? Tama. Pangina, di ba? Bakit? Nagalit ka ba sa anak mo dahil may ginawa? Naman po, tangina mo, bababa. Palo lang. Palo lang. Ibig kong sabihin, hindi yung pagmumura, kundi yung... Yung sinasabi nilang mga... So you still discipline? Palo lang. Hindi natin, ano, hindi natin ugali. Pwede pang suntukin ko sa ilong yan eh. Pero putang yung sasabihin nilang yung mga aligasto nilang ganito, ganito. Sa pagkatuwid, may posibilidad na ginamit lang din yung lima na nagsampa ng demanda laban sa iyo, General. Sa tingin mo, Tol, sa tagal nun, bakit ngayon lang? Yun nga. Ibig sabihin... Kasi yan yung mga ano, Tol, eh. Grupong... Wala akong laban sa Palawan, ha? Pero yan ang umaangkin na sila daw, yung putang may-ari ng Iwahig. Wow. Iwahig Boys ang tawag dyan. Yan ayun, sinasabi ko. Di ba ang Iwahig Boys? Tama. Mismo ako, marami nang nakarating sa akin na maraming kalukuhan o katiwalian sa loob. Dinisiplina lang ni Bantag yun. Lalo na sa pagsusupply ng mga pagkain. Di ba minsan, Tol, minsan tayo rin. Wala akong nakagis ng tatay, ha? Kasi ulila kami ng tatay. Ay, ganun ba? 5 months pa lang ako, sa loob ng tan, eh, patay na tatay ko. Pero putang ina. Pag dinisiplina kasi ng tatay mo, di ba, kahit alam mo kasalanan mo, minsan galit ka pa. Ganun lang yun eh. Eh, hindi naman nila ako tatay. Hindi galit na galit lalo sa akin. Galing mo talaga. Ganun naman kasimple. Common sense, di ba? Pero Tol, ha? Pogi-pogi. Parang kumuntra, Tol. Lamang yan, lamang ng dalawang paligo yan. Naligo ako. Naligo. Parang kabigwas, lalo na po yung mga OFW natin na mayroong ibinubuong team Bantag. Alam ko naman po eh. Meron na kung ano, samantalin ko yan. Putang yun, 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 yun. Yan, yan. Ay, yun, 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 yun. Ayan, yan. Ano yan, ano yan? Paano kung gaganin? Pwede. Oh, yan, ganun kasi muna. Ito, yan. Ito ay, ang beneficiaries nito kasi, putang matanda na talaga ako. 100 ailing patients. Uy. Care of Iwi Nationwide. Tapos law students, research for Ilaban. Ilaban. Yun. Isa pong raffle ticket po nila yan sa mga mga gustong kumuha sa mga taga OFW. Yung may gusto lang, please support, pakisuportahan natin. Kasi dinidiscourage kasi namin yung cash na ibibigay kasi gusto ng mga kababayan natin na ano, yung magbigay ng cash. Yung mga team bar support, mga dito, support dito Bantag. Yan na lang daw, raffles. Mananalo pa kayo po. May chance na manalo. May chance. Tama. Isang Fortuner. Anong premyo? Ganda yata. Fortuner. Fortuner na. 4x4. 4x4, Fortuner. Tama, tama yan. Magkano isang ticket, General? 2,000. 2,000. Siyempre, Fortuner eh. Fortuner eh. Saka 5,000 lang kasi yung slot store. Yung ticket. Ah, okay. 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 Pero ngayon, sad to say, wala pang... Hindi pa gaano nabibili, putang ina. Ayun, tama-tama, para mabili na yan. Hindi naman ako para magmakaawa. Hindi natin espiritu yung magmakaawa. Pero ito, nasa 200,000 pa lang nabibili. Ayun. Diba? Servisyo publiko ito. Hindi tayo mayabang. Pero hindi tayo para magmakaawa kasi ito eh... Ano lang ito, the voluntary. Tsaka ano yan eh, charity works eh. Charity works. Bilin mo ito. Yung sa mga nakakulab ha. Sa mga nakakulab. Paki-support ho at makakatulong po tayo sa 100 pasyente na kailangang magamot. Kailangang pampagamot. At yung mga estudyante pong nag-aaral yun sa Abugasya, eh kailangan nating matulungan so that kung may mga chance sa pagkakataon na yung mga mahihirap ho, may problema,
na wala na kayahan mag-hire ng mga yung kinikwento mo parang Tommy na 200,000 ang ano yes. ang asking ano yeah. ang acceptance kung gusto nyo si Kabayan ang ina lumipat na kayo sa kanya Errol na kami po Tommy Abili po General Bantag po General Bantag ikaw mo Lady Castro gago ka sa totoo lang po tangina hindi kasi sinabi niya sa akin noon hindi totoo naman eh sige go mo, putang ina. Nagkamatayan sa Paranaque, sampo, kasama akong tinamaan. Bakit daw ako buhay? Oo, oo. Kung paano mag-isip, baliw ang putang. Oo, oo, oo. Halitan mo na, putang. Doon sa mga taga-ibo. Magsama-sama na kayo, taong gobyerno, na pabor sa droga. Ito lang sa akin po ha, mga, lalo na sa aking lalawigan, sa Palawan, sa Iwahig, ay mayroon ding malaking tulong na gagawin si General Bantag sa atin dyan. Kaya abangan din ninyo yan. Ha? Okay. So expected na kalaban na naman natin si Noli Di Castro. May bagong kalaban. Lahat na kayo, magsama-sama kayo, mga taong droga. Utang inan nyo. Malaking problema ho yung droga na kailangan pagtulungan nating malis. Yes, oo. Oh. Lahat po tayo kasi ay apektado niyan. So therefore, So therefore, pabayaan na natin 'yung pabayaan na 'yan. Pabayaan natin 'yan. Kasi sa totoo lang, mamamatay naman. Iisa po ang layunin namin ni General Bantag. Itong lahat ng mga matitinong vlogger, iisa ang layunin. Lansagin ang druga sa ating lipunan. Tama po. Ayan. Yan po ah, mga kabigwas. Salamat pala. Tol, sa layo-layo mo, sa tumayo ka pa dito para hindi ka na nagkimpla ng kape. No? Pinagkimplan ka naman. Ano ni Travelers? Oo, ni Dalchan eh. Pero maraming salamat, Tol. Kasi ang laban na ito, para naman sa ordinary yung Pilipino. Yes, kasi putang ina, kung kaya nilang gawin sa akin, how much mo sa putang ina? Tama po, that's the point. That's the point. Sa totoo lang. Ako nga lumalaban eh. Ano yung walang kakayanang lumaban? Tama. Putang ina. Kaya po mga kabigwas, hindi rin ninyo ako masisisi. Nung nagiging pangulo po ako ng mamamahayag sa DILG, ang layunin ko rin, at hiniling ko sa sekretary ng DILG noon na ang lahat ng nakumpiskang druga lagyan ng lason at ibibinta muli ng mga drug lord para mamamatay ang lahat ng bibili ng druga. Wala namang matinong taong bibili ng druga eh. Ang lahat na bibili dyan puro adik. Paibsan pa ang ating populasyon at maibsan pa ang mga adik sa lipunan. Pero dapat ang tumiki muna noon yung drug lord. Tama. May General Bantag na doon eh. Kaya tag-hagisan lang ng Granada yun. No comment. Your honor. Parang hinintay na kayo ng audience to lang. Okay. May mga comment ba? Baka pwedeng magbasa niya ng isa. Baka magbasa ka daw ng question. Salamin ko. Baka... Sino bang mas magandang lalaki sa inyong tatlo? Para ganyan tayo dyan. Pugi. Pugi po ninyong tatlo. Wow! Ito po ha, baka kasabihin nyo. Sinakyan mo yata. Nandito. Nandito to. Taya, pangalan. Sino nag-comment noon? Si, ay. Teka lang. Yung pang-apat kong matadali. Wala na, live yan. Gumaganon na yan. Andito pa. Mabait itong ano eh. Sige. Pang-apat na mata. Ang tanong sa Aliha, Corpus Altura is watching. Dito sabi dito, yung tanong sa akin dito, paano makabili ng ticket? Yung tatanong host. Ganun nga, nakita nyo. Yan ha. Yan, isa. Huwag kayong bibili sa DOJ. Wala nang credibility. Ito pa isa pa, matago-tago kayo Sir DG and Sir Tommy Abile. Ano sabi? Matago-tago. Hindi magtatago ah, matago-tago. Long live. Okay. Ayan sir, teka. Ito yung ano, ang pangalan ng nagsabing ano, si Ai Lang Yungli. Yun. Pangalan niya, pugi po ninyong tatlo. Sa wakas, ngayon lang ako nakarinig ng ganun yan.
Ito, Alma Canter. Sir, hingi ng contact saan bibili ng ticket. Ano sabi? Alma Canter. Sir, hingi ng contact saan bibili ng ticket. Sir, bantag. Sige po, ako nang bahala po dyan. Ito, mayroong sinabi rito si Liza Berganyo. Tatlong agila. Wow! Putang ina. Tol. Nakaled ka pa. Inilalabas. Agila ng Cordillera daw. Ikaw yun. Pelikula eh. Ay, ganun ba? Ay, kailangan maka-extra kami ron. Hindi, totoo. Pwede. Pwede. Sabihin ko sa director. Pwede. 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 Hindi, sila nagsusuting eh. Ganun ba? Putang ina, inipit-ipit daw yung mga, ano, permit nila. Okay, no. Siyempre. Ito sir, tawa basa pa ko isa? Sige, basa pa. Mayet Villanueva. Yes, Mayet. Nakakatuwa kayo, tawa ako ng tawa. Dito we support General Bantag. Yun, basa. Mabuhay. Tagasan. Tagasan ka po, ma'am, ano, wala-walang naka-Mayet. Mamaya, tagasan po kayo, tagasan. Ito, another one, ito medyo maganda misahin ito. Galing kay Atias. Hello po, DG Bantag. God bless you all. Oy, nag-ano? Nagloading. Hello po DG Bantag, God bless you all po. Team Bantag, sana magising na ang presidente natin at alisin na sina Tiwali sa Bucor at maibalik ka na po. We praying for you. Nice. Salamat. Nice. Thank you. Okay. From kay Riyadh KSA yung kanina si Aylan. Oh, Riyadh KSA yun, no. Rome, Italy naman watching si Jesse Fit. Jesse. Fita Biro. Kasi nakaganon sir. Nakaganon yung ano nyo, kaya nakaganon din ako. Parang sinisilip sa butas. Ang hirap eh, no? Okay. Banking eh. Sige lang. Sa mga nandiyan, nakikinig po sa himpilan po sa DWOK, ay sa hotline lamang po kayo mag-text para maitanong natin yan kay General Bantag. Dami ang ticket. Okay. Hirap naman niya magsasagot ka ng ilang ano no. Ito, galing sa Ipugaw ako. Sir Dan, nag-order na po ako ng 5 ticket. Ipadala, babasa sa akin or iyo na lang ang keep ko. Ayun. Wow. Good. Nakakailan ka na tol? Marami na po. Nakaraan 20,000 na slot. Yeah. 20, together with Chris Aulo po yan. Tapos may naka-reserve sa akin na 5. Good. Ito marami po akong napapasukan. General, 5,000 lang yung tickets. Oo, ticket. 5,000 lang, piraso. Piraso. Ibig sabihin mga kaibigan, patuloy sa ibang sugal, na parang million-million yung puproblemahin mong chance bago ka posibleng manalo. Dito ho, 5,000 lang. Yes. Ay napakalapit sa katotohanan ho. Fortuner, brand new, 4x4. Sarap siguro niyan sakyan. At may mga ano, may consolation. May consolation? Parang mga motors. Oh! 15 Suzuki. Ha? 15? Kinsing motorsiklo? Yes po. Wow. 15. So, pakisuportahan po itong ano, raffle for a cause po ito. Hindi po ito pansarili. Pang tulong po ito, pang charity sa mga may sakit. 100 may sakit na sa hospital. Yung iba ho, kailangan magpa-hospital. Tulungan po natin. Alam nyo, pag ako may sakit, huwag nyo na akong tulungan. Kasi pag sabi ko, ang bilin ko, pag ako namatay, putang ina, tapon lang nyo ako sa kanal. Dilo. Basta, tanggap ko na yun. Sa mga taga... Huwag nyo na akong balutin sa putang ina ng banig. Sa mga taga Palawan, tapon ha? Tapon lang nyo ako sa kanal, okay na. Naka-schedule. Si General Bantag, bibisita sa atin dyan. May mga Palawan, surprise Palawan, na sila. O, Palawan. Palawan. Yan ha, naka-schedule yan. At marami siyang matutulungan. Hamilton. Yes. Ito, may nag-invite sa akin sa Cavite eh. Punta kaya ako, no? Huwag. Tingnan natin yung comment. Sir, meron isang vlogger dito, si Tol Macmac Pablo ng Mindanao. Si Macmac yan. Opo, nandito po. Tayo pa pabati daw po. Macmac Channel? Opo, Macmac Pablo. Si Macmac Channel. Alam ko yan. Yung may nakabulong cap. Yes, of course, we have a vlogger from Batangas, Kuya Ranz, as a supporter from General Bantag po. Ranz. Magnus yan. Jake Magnus, mga timba bigwas, Team Bantag po ito. Ayos. Tol, kanino kaya yan? Sa'yo ba ito, Tol? Bukas na? Di pa. Pwede ba yata? Ayan. Magkano daw po ang ticket? Saan ipapadala ang pera? Ayan. Okay. Yung ticket na raffle for a cost 2,000 lang po. Pero ang pananalunan po ninyo ay Fortuner na brand new. Brand new Fortuner. Ito lang,
Yan. Dito lahat ang contact. Parang ganun eh, pa ganun. Ah. Para hindi mamodus ang advice ko po sana ma. Yung kung sinong host na ano, okay. Video call niyo po. Talagang para proven na talagang hindi kayo ma Tama. Sige, tama. wag naman yung mga scammer pa na sumakay rito. Oo, wag naman yung mga scammer. Tulong ito sa may sakit, tulong ito sa mga estudyante, mga mahirap na gusto makatapos ng abugasya. Alam mo po lang. Ay, salamat po. Nakatapos po sila ng abugasya, for sure, sila ang tagapagtanggol sa mga mahirap. Yes. Yun po ang maganda dyan. So please support the Raffle for a Cause. Salamat din po sa mga nanonood ngayon sa YouTube, sa Bigwas Official PH. Maraming salamat. At ganun din sa page po ng DWOK FM 107.9 Palawan Station. Ayun. Ayan ha. Ito pong ating episode ay mapapanood po sa satellite television via Pinoy Extreme Channel. Sir, pag nagsasalita ka, para kami boses ano na lang. Itong episode po natin mapapanood sa Signal Satellite Cable Channel 106, GSAT Channel 25, parang mahal na Sky Direct Channel 56, sa Cable Link, we are on Channel 59, Destiny Cable, Channel 84, sa Sky Cable, we can be seen on Channel 217, pakiabangan po ninyo, at sa 2,000 pang higit na mga cable operators, mapapanood po ito. Yes. Via satellite nationwide, mga kaibigan. Yes. At binubuo po ng mga matitinong vlogger ang grupong ito. Kasama po kami na si Sir Errol at ako ay para sa suporta ni General Bantag. General Bantag. Hindi yes. Lang naman Bigwas sa... Atol Acero. Yan. Bigwas Atol Acero. Ito, tol, suporta sa akin. Suporta ito sa maliit na Pilipino. Mm-hmm. Yes. Yan ang kong... Sa akin nga nagawa yun. Mm. Mas mo sa maliit. Ibig sabihin. Diba? Lumalaban tayo. Paano yung hindi lumalaban? Yun yung punto yes. Paano yung walang kakayahan? Walang kakayang lumaban. Walang kakayang mag-hire ng abogado. Diba sabi ni General Katapang, General, meron pa ba kayong ano? Tol Chris, anong sabi? Ikaw nakakasagot eh. Meron pa ano kami nilolo. Pahintayin nyo lang. Meron pang ano, nilulo. Nilo. Oo nga, bigyan mo nga kami ng idea nga kung ano kay Katapang. Yung sinasabi na yung mga proyekto ngayon na bago na hindi daw dumating ang mga binibili. Ano ba yun? Na worth of 71 million. Hindi ko ano yan. Pero originally tol, talagang yan ang talagang balak natin sa ano, sa Bucor. Limisin. So kung nakita mo sa Palawan ka, di ba may fire truck na doon? Oo, meron. Atin yun eh. Ganun ba? First ever nagkaroon ng fire truck. Fire truck, bus, ambulance, kasama na dapat yan mga yan. Eh kaso, parang ewan ko anong ginawa nila doon kasi hindi naman ako... Hindi ko alam eh. Mahirap naman magsabi ako nang hindi ko alam. Basta yun, kasama sa program namin. At kung natuloy nga yung atom na yun, bibili tayo ng air ambulance, helicopter. Dati kasi ang Bucor, meron pang mga barko yan. Kasi nga tawid dagat. Tama. Eh hindi. Ito pa, meron pang sinisingil kami sa MCX. Kasi magmula nung na-put up yung tollways na yan, M6, alam nyo M6? Oo, M6. Oo, yung Muntinlupa, Cavite Expressway. Walang bayad sa Bucor. Pag-aari ng Bucor sa yan, property ng Bucor. Hinati nila. Pinakwenta ko yan. Worth 4.8 billion. Sabi ni Buying, ako naman niningil. Yes, sir. Pirmahan mo to. Yes, sir. Tingilin niya si PWO Secretary. Tara daw, paggawa niya ng mga tulungan. So, ibig sabihin... Kita mo, nagugulat ka, hindi mo alam, no? Natulala ako dun, ah. Ibig sabihin, marami pa ako dapat palang malalaman. Malayo mo kasi to, hindi kita madalaw, eh. Malayo nga, malapit din to. Dahil nag-umpisa na tayong mag-uugnayan. Tama. Mayroon yun, document. Putang ina, 4.8 billion. Sisingilin niya si Secretary DPWH. Dapat Bucor yun eh. Dapat yun eh. Sabi ni Boyeng, permahan mo to, ako nang bahala kaya. No? Yes sir.
Ibig sabihin yun, doon nagmula, doon nagumpisa ang hidwaan? Hidwaan. Ay, hindi, binigay ko lahat ang gusto hindi niya. Hindi ka naman tumanggi, di ba? Hindi, hindi ka naman tumanggi. Ko nga. Oo. Ilan? 4. Doon na ako nagagalit sa kanya nung yung dalawang WPP. Utang na nasabi ko. Doon ako nagdududa nung i-release niya yung dalawang preso na nasa Witness Protection Program, mga drug lords. Sabi ko, iba na ito ah. Utang. Mga kabigwas, dalawa ang nire-release na drug lord. Yan na pala eh. Hindi natin alam kung na-release na. Ayun. Si Arile, sabi ko nga si Arile, dalawa yun. Hindi ko naman kilala mga yan. Marami nang dapat palang malaman ang taong bayan. Yan, kaya nga sa simula hindi kami kumikibo. Dahil pinag-aralan namin yung bakit matindi ang galit ang banggaan ng Bantag at ng DOJ. Parang siguro yung away namin. Di, wala namang personalan sa tingin ko eh. Pera-pera lang.